Parang nataranta pa itong umiti sa akin na ikinakunot ng noo ko. Ano na naman bang trip niya? But your birthday is still 5 months from now, baby. We just celebrated your birthday last September, diba? Yes po, but... Matt stopped and looked up, as if he was thinking of an idea. Seconds after, he looked at his father. Daddy, we just celebrated our birthday po. Why? Every day is our birthday, right? We should celebrate every day as long as our eyes are still open. We should be thankful. He explained. Hindi ako makapagsalita. May point naman siya. Right, hon? Hindi ka agad ako nakasagot dahil sa tawag nito sa akin. Nagwawala agad talaga ang sistema ko kapag naririnig ko siyang tinatawag ako ng ganon. Yes, I cleared my throat and faced the twins. Yes, baby, we always celebrate every day as our birthday. I agreed. Dahil sa pag-uusap na yun ay nakaligtaan ko ng katawagan ko pala si Aiko. Kaso pagtingin ko sa cellphone ko ay call ended na. Tatawagan ko pa sana sila ulit. Nang maisip kong kailangan sila mismo ang mag-ayos ng away nila. We ate lunch after that. Saglit naman kaming lumabas ng kambal dahil nababagot sila sa loob ng bahay. Umalis din kasi ang ama nila dahil tinawag siya bigla kanina ng sekretarya niya ata yon. Nasa park lang naman kami at naglalakad-lakad lang. Minsan ay bumibili kami sa mga nagtitinda rito ng mga ice cream at cotton candy. The twins also met their new friends and played with them while I was sitting behind them, talking with their friends' parents. I enjoy it though. Masaya silang kausap. Your kids look familiar. Sino bang ama nila? Celebrity ba? If I'm not mistaken? Biglang tanong ng isa sa mga kausap ko. I think her name is Jane. I shook my head. No, I answered. Ah, okay. I'm sorry. I just thought so. Pero diba minsan na naging commercial model si Matthew? I saw him in TV. Hindi ko rin in-expect na makita kayo in person. She then said as if she was amazed. I just smiled awkwardly. Bakit kasi ino-open up itong topic na to? Nailang natuloy ako. Kilala pala nila ako? Isang local news reporter lang naman ako. They even asked to take a picture with me, and so I let them. Pagkatapos niyan, bumalik na ulit sa dati ang usapan. I felt relieved. Umalis kami roon ng alas 3 ng hapon na. Kaso hetong kambal ay gustong dumaan sa Jollibee kaya ayun at kumain muna kami. Natagalan pa kami dahil medyo marami-rami ang nakapila hanggang sa naabutan kami ng alas 4. 5:10 p.m. na nang makarating kami sa bahay. Pagkapasok na pagkapasok namin sa bahay ay bumungad kaagad sa amin na nag-aalalang mukha ng gagong ama ng kambal. Habang pabalik-balik na naglalakad sa sala, natigil lamang yun ang tawagin siya ni Matt. God, saan ba kayo galing? Why didn't you tell me? Bakit ngayon lang kayo? Pinag-alala niyo ako. Sunod-sunod nitong untag habang nakayakap sa kambal. Hindi ako nagsasalita sa likuran ng mga ito na natili lang akong nakatayo. Hindi naman kasi ako nagpaalam. Bigla-bigla na lang kaming umalis. Plano ko sana ay mabilis lang kami roon. Gusto ko sana ay maglakad-lakad lang kami. Pagkatapos ay uuwi rin agad. Kaso masyado akong nalibang habang kausap yung mga nakasabay namin kanina. Natagalan pa kami dahil sa haba ng pila sa fast food chain. Nagpasyal po kami, Daddy, kasi naboboard na po kami rito sa bahay po kaya nagpunta po kami sa park. Then I and Princess played with some kids. May new friends na po kami. Their name is Jana, Kayla, and Simon po. Pagkukwento ni Matt, doon lang nag-angat ng tingin si Lucas at tiningnan ako. Halata namang mabigat ang loob nito dahil hindi ko ipinagpaalam ang mga bata sa kanya. Takot lang siyang ilayo kong kambal sa kanya. Oh, sige na, you two have to take a shower. Baka katihin niyang mga katawan niyo. Pagputol ko sa usapan nila, hinatid ko na ang dalawa sa hagdan at pinaakyat na sila sa itaas para maligo. Susunod si Mami ha, iinom lang ako ng tubig. Kuya, hawakan mo ang kamay ni Feli, paalala ko pa sa kanila. Nang masiguradong nakapasok na sila sa kwarto ay naglalakad na ako patungo sa kusina upang uminom ng tubig. Grabe, nauhaw ako. Soft drinks lang ba naman kasi ang nainom ko kanina, kaya pakiramdam ko ay nanuyo ang lalamunan ko. You left with the kids without even texting and informing me. Nasa gitna pa lang ako ng paglalakad nang marinig ko ang boses nito. Nakasunod pala ito sa akin. Hindi ko napansin. Kailangan pa ba yan? I don't think so. Mapangutyang wika ko at mas pinilisan ang paglalakad. Yes, Althea, kailangan. Pinag-alala niyo ako na sobra. Hindi ko alam kung saan kayo nagpunta o anong ginagawa niyo.
o bakit kayo umalis? He said. Hindi na lamang ako nagsalita hanggang sa nakarating na ako sa kusina. Kumuha ako ng baso at nagsali ng tubig upang inumin. Althea, he called again. What? I heard you, alright? Hindi ko na uulitin yon. Alam ko ang pakiramdam kapag iniwan ng walang paalam. I just said as I put the empty glass back. Nilagpasan ko na kaagad ito upang sana'y sundan ng mga anak ko sa itaas. Nang bigla ako nitong higitin pabalik, napaharap ako rito. He stared at me as if he wanted to say something. He then sighed. I'm sorry. Naningkit ang mga mata ko at peking natawa. Sumasakit na ang ulo ko sa salitang yan. Ano na naman ba to? Alam mo, nauumay na talaga ako sa salitang yan. Sumasakit ang ulo ko. We already talked, right? Kaya pwede ba tigil-tigilan mo ng kaka-sorry? I hissed. Hindi rin kasi kita maintindihan. Bigla-bigla ka nag-iiba eh. Parang kahapon lang ay maayos tayo. Tapos ngayon, hindi kita matansya. Wika nito pabalik. So kasalanan ko? Napansin ko ang pagdaan ng sakit sa mukha nito. Ngunit pinilit ko yung alisin sa utak ko. Bakit kung makasumbat siya ay parang kasalanan ko pa? Hindi naman na siya nagsalita kaya naglalakad na ako paalis sa pwestong yon. Good thing hindi na ako nito pinigilan. Kaya napaluwag ang paghinga ko. Nang sa wakas ay makalabas ako ng kusina. Tahimik akong nakarating sa kwarto ng kambal. Kaso pagkarating ko ay tapos na silang maligo. At pareho nang nakabihis pantulog sa kama. Tulog na silang pareho. Napangiti ako sa nakita. Naglakad ako papasok at isa-isang hinalikan ang kanilang mga noo. Bago tuluyan lumabas sa kwarto. Bumaba muna ako saglit at nagtimpla ng gatas. Kasi hindi pa naman ako inaantok. At isa pa, hihintayin ko munang makatulog si Lucas bago ako pumasok. Wala na kasi siya rito kaya paniguradong nasa itaas na yon. I intentionally stayed in the kitchen for half an hour before I finally decided to go upstairs. Mabuti na lang at dinalaw na rin ako ng antok. In this idea, mas mapapadali ang pagtulog ko, kaya hindi ko na ito mapapansin. Tahimik akong pumanhik sa kwarto. Kaso sa pagbukas ko'y bumungad lamang sa akin ang bakanting kama. Humakbang ako papasok at pasimpleng ginala ang mga mata ko sa buong kwarto. At nang makumpirma kong wala nga ito, isinara ko na kaagad ang pintuan at nagtungo sa closet upang kumuha ng susuotin kong damit. Sobrang init. Pakiramdam ko ay nanlalagkit ang katawan ko. Nang inabot ko ang tuwalya ko roon at akmang naglalakad na papasok ng banyo, nang bigla kong makarinig ng boses na tinawag ang pangalan ko. Umikot ako paharap dito at palihim na nagulat. San ba ito nang galing? Bakit pa kung saan-saan na lang ito sumusulpot? Napahakbang tuloy ako paatras nang wala sa oras. Saan ang mga bata? He asked with his deep voice. Napalunok ako at wala sa sariling napababaan tingin sa hawak nito na babasaging basong may lamang alak. Tulog na sa kwarto, I answered, trying to suppress my sudden reaction. Hindi pa sila kumakain, he asked again. Tapos na kaming kumain sa labas kanina. Dumaan kami bago umuwi, I answered. Bumaba pa ang paningin ko sa hawak kong tuwalya na kunwari inaayos ko upang hindi ko ito matingnan. Okay, he just said, and so I awkwardly nodded and turned my back to him. Naglakad na ako patungo sa pintuan ng banyo at binuksan yon. Pumasok na ako pagkatapos. I was about to close the door. But then I was shocked as I felt a hand grasping my wrist. And in just a snap, I just found myself forcefully pushed against the wall as Lucas' lips touched onto mine. Hindi kaagad ako nakakilos dahil sa sobrang gulat sa pangyayari. I felt his right hand on my nape. He started moving his lips, which made me gasp. Nagtalo na ng sistema ko sa kung anong gagawin ko, kung kaya't hindi ka agad ako nakakilos. Pero nang sa wakas ay nagbalik na ang diwa ko sa realidad, buong puwersa ko itong itinulak at malakas itong sinampal. Nanatili lamang nakatagilid ang mukha nito habang nakatitig sa kawalan, na parabang inaasahan niya na yun sa akin. Ang gago mo! I shouted angrily. Buong akala ko'y masasaktan ko siya o di kayo magagalit. Ngunit kabaliktaran pa lang naging reaksyon nito. Bahagya akong napaatras na magtagpo ulit ang mga mata namin at mapansin ko ang pagguhit ng ngisi sa mga labi nito. Minahal mo naman ang gagong to, hindi ba? Yun lang ang kanyang sinabi. Matapos ay bigla-bigla akong sinunggaban ulit ng halik sa labi. Napasinghap ako. Sinubukan ko siyang itulak ngunit hindi ko alam kung sadyang malakas ba siya. O tuluyan lang ba talaga akong nangihina dulot ng ginagawa niya? Tuluyan na lamang akong napapikit ng mayamay ang nararamdaman ko ng malambing na pagkilos ng mga labi nito na siyang nagpasuko sa akin. At ipinikit ko ang mga mata ko. Wala na. Parang kanina lang ay naiinis ako sa kanya. Ngunit ngayon ay tila ba nalalasing ako sa bawat halik niya.
Kalaunay naramdaman kong unti-unting pag-angat ng kamay ko patungo sa kanyang batok upang kumuha ng suporta, samantalang nasa bewang ko naman ang parehong mga kamay niya. Althea, bulong nito sa tuwing nilalayo niya ang mga labi namin. Kapag kinakapos kaming pareho ng hangin, hindi ko na alam ang gagawin ko. Masyado na akong nalulunod. Tila ba'y biglang nalusaw ang galit ko rito dahil sa paraan ng paghawak nito sa akin. Ilang segundo pang nagtagal ang paghahalikan namin nang maramdaman ko ang pagtigil nito. Maya-maya pa'y lumayo ito sa akin. I'm so sorry. He apologized. I then felt something inside my chest. I sighed. Nakatingin lang ako rito habang sinasabunutan ang buhok niya. Kalaunay akmang tatalikuran na ako nito nang bigla akong magsalita. Minahal mo ba ako? Wala sa sariling tanong ko. Nakita ko ang pagtigil nito. Nilingon ako nito nang may kunot sa kanyang noo. Of course, I do. I love you. You know that, Althea. He replied. Nagbaba ako ng tingin sa narinig. Then why did you choose to hurt me? Bakit mas pinili mong paghinalaan ako? Bakit mo sinira ang pamilya natin? Pumiyok ang boses ko dala ng nakalulunod na emosyon. Naalala ko na naman kasi ang lahat ng pangyayari. Iyong masasayang araw namin, kung paano kami nasira, at kung paano niya ako nasaktan. Wala akong narinig na sagot nito kaya napailing ako. Nakakatakot ng magtiwala. Doon lamang tuloy ang kumawala sa mga mata kong butil ng luha. Ewan ko ba, puno na talaga ng kadramahan itong buhay ko. Ang sakit kasi. Oo, inaamin kong ganoon pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaso natakpan na ng takot ang puso ko. Dahil nakayuko ako ay nakita kong mga paa nitong humahakbang palapit sa akin. Maya-maya ay naramdaman kong maingat nitong pagkabig sa akin upang yakapin ako. Patawad. Kasalanan ko. Maski ako'y galit din sa sarili ko, Althea. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mariin kong kinagat ang pang-ibabang labi ko. Ako rin naman. Naguguluhan na ako. Naalimpungatan ako sa sinag ng araw na tumama sa pisngi ko. Inaantok man ng diwa ay pilit ko pa rin iminulat ang mga mata ko upang tingnan ang oras. 6:00 na pala ng umaga. Mukhang napasarap ang tulog ko. Kadalasan kasi nagigising ako ng madaling araw dahil na rin sa ayaw kong makatabi ang lalaking yon at nang matulungan na rin maghanda ng almusal. Speaking of him, naalala kong bigla ang nangyari sa pagitan namin ni Lucas kagabi. Iyong pagtatalo namin at... Aish! Inis akong napapalo sa sarili ko. Ayoko nang alalahanin yon. Pakiramdam ko'y lumilipat ang lahat ng dugo ko sa mukha ko sa tuwing naaalala ko yon. Maya-maya pa'y wala sa sariling napabaling ako sa tabi ko. Himala, ang aga nagising. Bigla naman akong napanguso nang may biglang sumagi sa isipan ko. Hindi ba ay palagi naman ako nitong hinihintay magising? Minsan nga ay naglalambing pa ito kahit na alam niyang sisigawan ko lang siya. Shit, Althea, magtigil ka nga. Parang baliw na pinagalitan ko ang sarili ko. Puisit kasi. Bigla-bigla kung ano-anong pinag-iisip. Panigurado na pagkamalan akong timang kapag may nakakita sa akin. Ibinaba ko kaagad ang mga mata ko at pabagsak na humiga pabalik. Paano ko ba ito haharapin ngayon? Pakiramdam ko'y nawawalan ako ng lakas na loob na tarayan ito. Ewan ko ba? Napabuntong hininga ko sa naisip at pilit na inangat ang katawan ko pababa ng kama. Maya-maya'y lumabas na ako ng kwarto upang hanapin ang mga anak ko. Nagtungo ako sandali sa kwarto nila upang tingnan ito. Ngunit pagkarating ko'y wala na ang mga bata. Kaya bumaba na ako ng tuluyan patungo sa sala. Sa bawat paghakbang ko pababay, unti-unti namang lumalakas ang boses ng kambal. Nasa tingin ko'y naglalaro kasama ang ama nila. Dahil paminsan-minsan'y naririnig ko ang boses niyang tumatawa. Hanggang sa tuluyan na akong nakababa at saktong tumatakbo papalapit sa akin direksyon si Matt. Habang nakatingin sa likuran, kaya munti ka na itong mabangga sa akin. Mami! Pupunta po sana ako sa room nyo para gisingin ka po. Saad ka agad ng anak ko na ikinatawa ko. Bahagya akong yumuko para halikan ng noon ng anak ko. Good morning, baby. Bati ko na lamang. Good morning, Mami. He kissed my right cheek and then ran back to his twin. Doon lamang sumagi sa paningin ko ang nakaupo nitong ama sa sopa. Na nakatuon lamang ang atensyon sa kambal at halatang hindi ako napansin. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong nainis na nakita. Agad ko namang inalis ang isiping yon at diretsyong naglakad patungo sa kambal. Hinalikan ko ang noon ni Feli at binati ito. What are you two doing? Ang aga-aga pa, saad ko.
We woke up early, Mi, because Daddy told us that we will eat giniling he cooked for us. Masayang saad ni Matt. Napatango naman ako sa sagot ng anak ko. Pareho kong hinimas ang kanilang mga buhok. Oh, nabusog ba kayo? I ask. Yes po, masarap po mag-cook si Daddy. Super! Napangiti ako sa sagot ng anak ko. I can't deny that fact. I suddenly felt the urge to eat that food he cooked. Tatanungin ko pa sana ang anak ko kung may naiwan pa ba, ngunit nauna itong magsalita. I am happy that you two loved it, baby. I told you masarap magluto si Daddy. Kaya nga naubos natin, di ba? He chuckled. Natahimik ako. Okay, inubos na pala nila. Namigat ang magkabilang balikat. Pasimple ko itong tiningnan, ngunit sa mabilis ring nag-iwas nang nahuli ako nito. Hindi ba niya ako babatiin katulad ng palagi niyang ginagawa? Kahit na palagi ko siyang tinatarayan? Napairap ako sa naisip. Wala sa sariling padabog akong tumayo. I'll just cook for myself. I'll be back, babies. Pagpaumanhin ko sa kambal, inirapan ko pang magaling nitong ama bago sila tuluyang iniwan doon upang magtungo sa kusina. Ewan ko ba't pakiramdam ko'y sinusumpong ako. Naiinis ako bigla nang hindi ko alam kung bakit. Dismayadong ipinikit ko ang mga mata ko habang hawak-hawak ang basong puno ng tubig. Nakakahiya. Ano bang meron sa'yo, Althea? Ano nga ba nangyayari sa akin? Doon dumapo sa isipan ko ang nangyari sa pagitan namin kagabi. Iyong ginawa namin. Ang pagsampal ko rito. Ang pagtanong ko sa kanya tungkol sa bagay na siyang kaisa-isang bagay na ayaw ko nang marinig ang sagot nito. Inis akong napakagat sa pang-ibabang labi ko at kalaunay nagpatuloy na lang din sa ginagawa. Napagpasyahan ko na lamang na magtimpla ng kape imbis na kumain. Ewan ko ba, tinatamad ako maghanda ng sarili kong pagkain. Nagtungo ako pabalik sa sala pagkatapos. Naabutan ko ang mag-amang mukhang nalilibang sa ginagawa. Nanonood lamang si Lucas habang hindi ko naman maaninag ang pinagkakaabalahan ng kambal na nakatalikod sa akin. Mukhang hindi naman ako nito napansin kaya sinadya kong pumeke ng ubo. Hindi naman ako nabigor dahil sabay silang dalawa ni Matt na napatingin sa akin. Naguluhan yata si Feli kaya sinundan din nito ang tingin ng kuya niya. Mommy, ang bilis niyo naman pong mag-eat. Hindi pa namin tapos ang gawa naming house eh. Matt said. Napangiti naman ako at naglakad papalapit sa kanila. Ah, house pala ang gagawin niyo ni Princess? Yes po. Teka lang po, how come you ate so fast, me? Ibinalik naman kaagad ng anak ko ang usapan na wala naman ang ngiti ko at napatikim. Maya-maya pa ay napabaling ako sa ama nilang nasa harapan ko lang kaya nahuli ko itong nakatingin sa akin. Nakaagad din namang nag-iwas ng tingin. Naguluhan ako. Anong nangyari rito? Parang kahapon lang sobrang kulit nito kahit pa pinagtutulakan ko siya. Anong kaartehan na naman ba to? Tinatamad si Mommy Baby eh. Mamaya na siguro. Sagot ko na lamang sa anak ko. Ewan ko ba sa sarili ko at sinadya kong paringgan ng gagong ito. Inaasahan kong maiintindihan ito ang nais kong ipahiwatig. Inaasahan kong tatayo ito at katulad ng parati niyang ginagawa ipaghahanda niya ako. Ngunit akala ko lang pala yon. Nagulat na lamang ako nang bigla nitong kinuha ang cellphone niya. At kunwari ay may tumatawag sa kanya. Excuse me baby sa, I will just answer this. Iyon lang ang sabi niya at iniwan na kami. Kumunot ang noo ko sa inis na nararamdaman. Wow ha? Anong pakulo na naman ba to? Umiiwas na naman ang gago? Napairap na lamang ako sa naisip. Bahala siya sa buhay niya. Akala niya siguro bibigay ako sa kagaguhan niya. Mga anak, gusto niyo bang kumain ng chop suey na luto ni Mommy? I asked together with my moving hands for Feli to understand. Well, as expected, their eyes grew bigger in excitement. Yes, Mommy! Matt replied while Feli clapped her hands as she continuously nodded her head. Napangiti na lamang ako at saka hinalikan ng kanilang mga pisngi. Thankfully, naglaho rin kaagad ang inis ko sa lalaking yun dahil dito sa mga anak ko. Tinigil na muna nila ang ginagawa at sabay kaming nagtungo sa kusina. Katulad ng nakasanayan, maingay na naman kami sa loob ng kusina. Napuno yun ang tawanan nila samantalang ako ay abala sa pagluluto. Ito yung namimiss ko, yung kaming tatlo lang. Mas masaya at walang perwisyo sa buhay namin. Hindi na namin hinintay ang pagbabalik ng magaling nilang ama at hinanda ko ng mga pinggan. Gusto raw kasing kumain ulit ng mga bata kaya heto't magkatabi kaming tatlo sa mesa habang kumakain. Panay salita si Matt, habang ngiti naman ang ngiti si Feli na may kasabay na thumbs up. Samantalang ako'y nanunood lamang sa kanila, ang sarap talagang panoorin ng mga anak ko. Sabayan pa nitong walang tigil nilang papuri sa luto ko.
Nasa kalagitnaan pa lang ako sa pagnanamnam ng sandaling masolo kong mga anak ko nang biglang pumasok ang ama nilang mukhang may natanggap na magandang balita.